Ayan. Okay? Okay, so habang sa mga nagtatanong, paano po ba ang format ng Class S nyo, Sir Denki? Ganito kasi yan, Sir, ha? Group stage matches muna tayo. Tapos, bawat, kada araw, may maglalarong dalawang team. Kada, hindi naman dalawang team. Bale, apat na team. Oo, mag-face sila. Kasi four seeded teams versus four qualified teams. Maglalaban silang dalawang beses. Ayan, kaya nga ang term namin is best of two. Pero maglalaban lang sila basically na dalawang beses para ma-determine kung anong score. Ayan. Tapos after nun, magkakaroon tayo ng playoff. So ngayon, group stages pa lang guys. Relax pa lang, ha? Relax. Okay? Ayan. Woohoo! So, ano ba? Pwede ko pang sabihin. Ba't naman sinabi ko? May sinabi ba ako agad? May sinabi ba akong Cebu or Davao? Alin? Alin? May sinabi ba akong Davao? Sabi, ang ano, yung Davao, yung Mineski Infinity, Davao. Ano ba? Ito siniblen eh. Mineski Infinity, Davao, kasi yung kalaban kaya ng Team Noob. Alam kong taga Cebu yung ano, Noob, sinasabi ko nga kanina, pe. Excited kasi kayo eh, pre lang, 2 minutes delay, kaya mairinig mo yung correction maya-maya pa, ha? Okay, so click and search, alam naman natin kung taga saan yung mga bata nating yan, versus Team Noob, na kanina ay napaganda ng performance. I'm really excited how would they pan this out, but apparently, not today, kasi binan ka agad ng click and search itong DP. Pero ang sagot naman ano, medyo standard, Tinker, Pisces Puge. Ayan, Razor, medyo standard. Pero to, sabi ng Noob, kukunin na namin itong si Shadow Shaman, mga kaibigan. Huwag kang magalit sa akin, Cyclops. Pero Shadow Shaman will be taken. But the answer of click and search, you have forgotten Lycan, mga tropa ko. Ayan, no? Kuya Denki, babae ba talaga yon? Babae nga si Pageway, ano ba? May asawa, eh. Diba? Asawa nga niya si D, eh. So, malamang babae. Ano ba? And look at this. Jules has taken Lycan in Viper. Medyo excited ang ano, click and search dito na maging ano, harasser. Tingnan natin kung paano ang ano dito. Gagawin ng Noob. At marami pa silang option. Doom is bakante. They can easily take Doom. Para ma-shutdown kita pa ng Lycan. Pero ano eh, hindi ko sure kung ano, kung katulad ng dati is corrosive skin persists on Doom. Pero ang alam ko, natatanggal na ngayon ng Doom yung corrosive skin. Hindi ako sure ha. Pero ang alam ko talaga na ano na yon, Doom mutes corrosive skin na rin. Kasi noon, yun ang pag i-denoom mo si ano, si ito, ang katin ng corrosive skin, ikaw pa mamamatay eh. Eh ngayon, tignan natin. If Team You would take the opportunity to take Doom, pero hindi, Invoker daw sila. So they would relegate Alex in using Invoker. Marami naman kasi ng options talaga. Pero ito, uy, nice one mga kaibigan. Sabi na clicking search, baka pumili pa kayo ng Doom, so ibablock na namin ito. Samantalang Jakiro would be removed. It's a good support para sa click and search. O nga, compliment siya ni Doom. Kasi makapag-push, ay, ni Doom, ni Lycan, para hindi makapag-asim-asim ng push ang bata natin. But let's see, marami pa naman options eh. Yun ang kagandahan sa draft ngayon. Ayan, katulad yan, Panda. Ayan, tinanggal na si Panda. So, wala mo ng Panda ngayong araw, di ba? At, oh, hindi naman captain yung babae. Nag-draft si Gravity 17. Relax lang kayo. Tidehunter getting removed as well. Anong ayoko ko? Because we kayong mag-away sa chat mga kaibib. Skyrath Mage should be taken by CNS. So they have a means to shut down Invoker at the very least. Shadow Shaman din ma-shutdown nito yung Skyrath Mage. Remember na medyo mababa ang buhay nitong bata natin. Ancient Seal. Tapos paliguan ka ng ano, Mystic Flare. Eh nga ka dito. Diba? Ayan. Excited na akong paano. But Noob can easily take ano, tough heroes like Centaur. 5 seconds remaining. Yan, Earthshaker, pwedeng-pwede mga kaibigan, sulit. And now, Vengeful Spirit will be taken by click and search. So pinagsama mag-asawa mga kaibigan. So merong may mag-asawa sa Noob naman, may mag-asawa in real life itong si D at saka si Pagefay. Samantala sa click and search ay merong love team din sila, si Skyrat at saka si Vengeful. Tingnan natin kung paano ang laban dito. Vengeful can be used to swap Shadow Shaman para madaling pag-initan. Ayun, pabati daw kay Makol. Nasa banyo ngayon, sabi ni Yappy Gaming. Hello, Makol. Ayan.
5 seconds. Anong hindi ako delay, boss Denki, bad ganun. Ibig sabihin ng delay, meron kasing 2 minutes delay eh. So, yung sinasabi ko ngayon, maririnig mo mamaya pang 2 minutes. Eh, katulad yan, yung sinabi ko ngayon, 2 minutes mo siya maririnig. Yan. But acts would be taken by Team Noob. Oy, meron silang pocket strat dito. They will, I think they will beat, ano, Lycan. And Skyrath Mage. Parang hindi makagamit ang mga skills. And acts would be a good, ano, proactive counter against any magic user. Kasi pag nasigawan ka nito, counter Helix, ng Berserker's Call, nangaka sa Helix, diba? But let's see. Viper would be denied by Click and Search, so no Viper today. Tidehunter is a good choice actually for Team Noob. Maganda kung nakuha nila si Tide. Pero wala na. Now, I am confused. How would they lane this one? I think they would go Axe safe lane solo. Hindi siya pati lane eh. Medyo nga. Pero pati naman, di natin alam. Marami pang pocket strats dyan. Axe can simply be soloing. Tapos, they can easily take a carry for this one. Pero tingin mo, Juggernaut would be taken by Click and Search. So, medyo maraming maganda yung sustain nila dito. Buhay na buhay sila dito. Salamat sa Healing Ward. Let's see how would they play this one. Confused ako sa laning. I think safe lane solo, Lycan. Tapos, Jug, try lane kasama ni Skyrath at saka Vengeful Spirit. Pero ito, Slark mga kaibigan. Uy, this is the first time I've seen Slark sa, ano? Hindi pala, nakakita na pala ako kahapon. Ay, kahapon, nung Lunes na ginamit si Slark. Pero ito, it's a good choice. He can whittle Lycan's tankiness kahit pa paano. Tapos, ewan ko lang, paano nalalabanan yung sustain ni Juggernaut via Healing Ward? Kung pwede sabutin, yes, Invoker can summon someone, diba, para tirahin yung ano ni Juggernaut. So, ayun na nga. Bago ko makalimutan, overlay mga kaibigan, salamat sa mga nagpapaalala. Pero let's see, napakaganda ng draft ng CNS. Medyo not, ano, hindi naman to yung parang lagi natin nakikita. But they are CNS, so I'm pretty sure they have something sa kanilang, ano, bulsa. Anyway, pakilala muna natin. CNS has Jules, of course, as Juggernaut, tapos Yamaguchi as Viper, Polo, gamit si Lycan ngayon, ito naman si Heart, gamit si Vengeful Spirit, at si Bogsy naman, si Skyrath Mage, at nag-smoke sila mga kaibigan. Nice ko na yung mic, relax lang kayo. Tapos, sa Team Noob naman, we have Pageway, babae to, promise, as Shadow Shaman. Sabi nga sa akin ng mga nasa likuran ko, paborito niyang gamit ito si Shaman. Let's see. Gravity, pinag-iinitan ngayon at siyang namatay mga kaibigan, pinapakilala ko pa lang, medyo excited itong CNS, nasa lupong nila. Itong si, ano, si paring Gravity 17 na hindi ko din napakilala ng maayos. Anyway, Gamma. Ito si D pala, yung may asawa. Asawa ni paring ano, ni maring Pageway. As ano, Slark, malamang offlane. So, nasa taas si Jawi, magsusolo. Solo flight mga kaibigan. As Axe, hindi pala solo flight kasi kasama niya yung mga tropa natin eh. And Invoker, of course, at mid, si Alex Murphy. Ayan. 2-minute delay, kaya hindi nyo pa makikita. Yan, pero inice ko na yung mic. The battle begins. Ayan. Oy, nice ward dito by CNS. Ito na yung mga usual wards. Oy, ito mga kaibigan, ito yung pinakamahal na ward na sinasabi ko sa inyo, mamahalin to. Wala nakakita ng walang ganyan na ngayon mga kaibigan. Anyway, tingnan mo sa taas. A very aggressive observer ward. They can see TPs dito, dito, dito. So walang TP na hindi makikita ang CNS dito. They are assuming Jawi would be safely soloing, but apparently that's not the case. Nandito si Pageway, nakaikot, rotating itong si Gamma, kumuha ng tawag yun, invis rune. Naglalakad-lakad si Gravity, wala siyang masisipat dito. Nice block. Ay, hindi pala block, naglagay lang siya dito ng observer wards para mapigilan si Jules kung sakasakaling iikot siya dito. Anyway, na-block ng sentry dito yung ano, yung pull camp. Samantalang ang matchup dito, Polo might have a hard time against D. Alam mong nasa advantage dito si Slark eh. Unless makakuha ka agad ng level ng Wolves itong si paring Lycan. But nonetheless, pag nanakawan ng stat, pero so far, pounds pa lang ang kinukuha ni D. Kaya wala pa mangyayaring kaguluhan ngayon. Also, ako lang natin talaga, gusto ko yung draft ng ano, CNS. Anong CB ng walang Jules eh? Sino to? Ah, stand-in lang ba yan? Hindi ba yan si Jules? Pero picture ni Jules eh. Wala eh. Ano na, pabati po ang Team Mido from RCL Alicante. O sige, babatiin ko. Ayan. O, so hindi daw to si Jules. Sabi nila, wala daw.
Ayan. Pero ewan ko, mas maniniwala ako sa mga kasama ko. Pero ito, mga kaibigan, the clash would be happening ito sa taas. Naipit ka agad itong si Jawi. Samantalang ito, mga kaibigan, gulayat ipit itong si Heart. Tignan natin, Yamaguchi trying to mitigate the damage. Isa mang palo. Chinabot, mga kaibigan. Yamaguchi got hitting a double kill. Meron bang siyang slow? Walang slow si Bogsy. So, atras siya dito. So, lamang na lamang talaga sa vision ng ano, ang CNS. And ano, Axe couldn't do anything. Level 1 lang siya. Medyo stuck siya in limbo. Level 1 din si Shackles Boy. Level 1 na Fissure. At walang magawa. Medyo passive kasi ang draft ng noob. Hindi katulad nung dati. Kasi alam mo na, pag may ES kayo, hindi kayo masyadong maasim. Nice low na mga kaibigan ni Bogsy. Babatoyin ba ni Heart ng stun? Merong stun si Heart. Heart ibang hinis. Stunin mo na yun. Pinalo mga kaibigan. At nagsama na ang mag-Shota mga kaibigan ko. Shota Gaming from CNS. And they would be able to take the ano, Gravity 17. Walang kagalaw-galaw. Ano to? Ilan babae sa noob? Isa lang. Ayan. Pero ito. Sa baba, wala. Wala masyadong kagandahan na nangyayari. Lycan, probably vying for, ano, for Ring of Basilius. So, mamaya pa ito magkakaroon sing-sing ni Basilius. Samantalang ito, meron na siyang Orb of Beno. So, medyo malaki makatikating haras na to. Pero ito, papas mga kaibigan. Gravity, ready to pounce. Hindi, hindi pala nag-pounce. Stun! Blocking just in time. Pero mukhang si Gama and Audrey mamamatay pa ay nahabol mga kaibigan nitong aso. Pwede address na. Nice one mga kaibigan. Pero ano ha, medyo kamote pa si Slark dito, dapat medyo matas atras siya. So nice rotation dito from ano, from Team Noob. Alam nila medyo wala nang pakinabang na magstay pa sa taas. Axe can live on his own. If ever, di ba? Kaya naman niya, malaki na siya. And that iwan na to ni Pageway. Kaya na niya yung ano niya. Diba? Tumulong naman sila dito. Mag-rotate sila sa mid o kaya sa bot. Pero ito mukhang magkakaroon ng aggression. Jawi, sabi niya, patay ka sa akin, Bogsy. Wala kang mana. Yamaguchi, slowing the hell out of Axe. Isa pa. Isa pang chabot. Nag-call para kumunat mga kaibigan. Pero ito na. The Lumbas will be used, but it's too late. Yamaguchi on a killing spree. At mukhang sacrificial si Pageway dito. Kulang ang buhay mo, boy. Sinabot pa ng konti. Kidlat would be used. It would be enough. Killing Yamaguchi. So Pageway, medyo maganda yung position. Sulit sa kidlat. At abutan ba ata si Bogsy mga kabeto na si Murphy. Ginamitan na ng call sa isang palo. Chabot mga kaibigan. Alex Murphy taking that one out. So 5-3 mga kaibigan in favor of CNS. So CNS, magandang rotation nila. Good pulls by the way from TPU. Magandang stack ito. Ito pa. Kaso malas eh. I bet they would give the stack to Jawi para sa kanyang early dagger. Fast dagger, I mean. Hindi masyadong early. Pero hinaharas na naman siya mga kaibigan na stun. So hindi nakapag-call. Pinapalo pa. Nag-call na siya. But it's too late. Yamaguchi would just run around circles around him. Yon. Sulit na sulit mga kaibigan. 4 kills. Mga kaibigan. So sponsored by Team Noob itong CNS natin. I think this is a hard ano bet for tao dyan, for Team Noob to be really ano, to be doing a conservative draft. Siguro nga kasi naban si ano eh, si DP, kaya nagbago bigla yung strat nila and now it's for the worst. Pero tignan natin, na silence mga kaibigan si Dizzo, walang leap, di makapag-pounce, hinahabol ng asong invisible, kinakalmot mga kaibigan, would the crit be enough, he would run away, samantala ito naman sa kabilang side, ah hindi, wala lang. Polo, nananakot lang ng konti, umatras naman to si Gravity 17. So yung words ng ano, ng CNS, medyo all-in eh, all-in sa top. They are assuming a safe lane solo, pero hindi, nakinabang din sila kasi nag-try lane itong mga bata natin from loot. And they are getting the kills that they are needing. Also, ang kagandahan ng ward na to, usually kasi kung wala ito, pag hahabulin mo yung kalaban, pag lumiko yung kalaban dito, pack, block agad yung vision mo. Diba? So, pwedeng makajuke ng malupitan ng mga bata natin from Team U, pwedeng lumiko dito, or kung ano man. So, ayan. Nice, ano doon. Kumbaga yung anticipation play ng CNS really on ano really really high, really pinapakita nila kung gaano sila kamama na sa Dota 2. Ayan. Pero to stand in Jules mga kaibigan, ito kaya si Jules kaya talaga to, o stand in na nagpapanggap na Jules. Pero tingin ko si Jules eh, kasi yung galaw niya mala Jules eh. Pero kamote nga lang siya sa last hit, sa bagay ng kalaban niya si Invoker eh, Alex to is. Last in the nice, kailangan ko bang sabihin ng istorya? Leading si Polo at saka si Yamaguchi. Kahit na bukod sa lamang nasa kill, itong si Viper. Eh, nakaka-lasit pa ng friend itong si Yamaguchi eh. Axe, nawala ng pwesto. Ito, malis na siya eh. Sabi niya, wala na, ayoko na. Wala, tampo sa bigas mga kaibigan. Samantalang, the trialing from Team U, bumaba. Ah, hindi. Hindi pala bumaba lahat kasi si ano lang. Sinulungan lang nito si D. Tumutulong sila para kung sakasakaling may umabante mula sa CNS. Eh makakasalo sila. But the problem is, alam ng ani, iba yung iniisip ng CNS dito, sabi na pupush na lang kami. We don't care about our bot. So abandon bot strat sila. And Polo already has his ano,
Ring of Basilio. So, sandalian na lang farm ito. He can easily get his Vlad. Sumasama pa itong healing ward. So, napakaganda nga nito, utilization of skills. Usually, hindi mo na makapag-jungle itong paring Lycan na ito. Kasi sobrang lambot itong mga aso, yo. Magkano lang HP nila? 200 lang. Oy, nakalimut! Hindi ko nakita yung kill doon, mga kaibigan. Pero nakita nila si Axe, Lumitaw, mga kaibigan. They are on point sa pag-a-assume na malamang sa malamang mag-neutral itong si, ano, si paring Jawi at nasalubong nila si Jawi dito, ayun. So, good rotation plays dito. And this can transition into a push. Meron bang healing ward? Wala pang healing ward. So, yun, mga kaibigan, mukhang na veterans memorial lang, ano, ang team noob dito. Umiikot, mga kaibigan. So, nakasalo niya. The slow would be triggered. At ito, sulit na sulit, mga kaibigan, ang ikot ng Chubibo dito ni Jules. Pero okay lang, atras siyang konti. Meron ba siyang healing ward? I don't think they need to, ano, ay hindi pala, hindi na lang pala. No, never mind what I was gonna say na dapat hindi nila i-contest itong tower. Pero mukhang kaya nila, Jawi, going in. Walang blink, level 4 lang siya. Polo, na-stun itong si Jawi. So, hindi siya makakalapit. Jules, going a little bit far. Meron pang stun, walang stun. Pero nakamakabigan, the silence from Jawi. Sulit na sulit, Jules would take him out. Pumasok na si, ano, si D. Nakapag, ano siya, shadow dance, nahuli. Hindi na, mga kaibigan. So, 2-0 ang ano dito, exchange. So, CNS talaga minamama itong ano. Sila Alex pa. Inikutan pa, mga kaibigan. Boxy yun ang killing spree. Inikutan ulit. Triple kill para kay Boxy. Pounce to Novaville, mga kaibigan. Wala na siyang shadow dance. Pero ito, nag-roar na si Jawi. May maabutan ba? At ito, nalason na siya, mga kaibigan. Dagdag lason gaming dito, CNS Heart. Hindi na binigay ulit na kay Boxy. Ultra kill para kay Boxy, mga kaibigan. At 8 minutes in, ultra kill kagad ang makikita natin ito. Iba. And now the tower would be gone as well. Wow, so CNS being dominant. So nagbago bigla ang storya natin. Team Noob kanina, yung laro nila versus MI Davao is really really strong. Pero apparently this time around, CNS lang pala ang sisira sa fire ng Team Noob ngayon. Tignan natin sa gold graph. Paakyat to, 5k. Sa XP naman, same story, 3k. And now Skyrath Mage is going for a magic wand. Tapos, talisman. Medyo cute ang item niya. Pero, it's actually, ano eh. The thing with Skyrath Mage is, hindi naman niya talaga kailangan ng items niya. Kailangan niya arcane boots. Tapos, sulit na siya doon. Diba? Ayan, mga kaibigan. Those are the items across the board. And again, this is MPGL Season 6-8. Mamaya na yan. May silence, mga kaibigan. Itong si Deep. Kagad via death pack. Pinatpala. Oy, hindi mga kami din nakaabot. Kasi nakapag shadow dance siya. Natanggal din ata yung ano eh. Yung Viper Strike. Okay lang, mga kaibigan. Mga mapatay pa dyan. Mapatay siya ni Yamaguchi. Hindi na pala. Ay, hindi si Yamaguchi na nga nakakill. Akala ko last hit ni Heart eh. Pero okay lang yun, mga kaibigan. Nakill sa kill sa kill sa kill. Diba? Yun ang sinasabi natin lagi. So, yun. Si paring Slark. Nasa kanya yung kit eh. Meron siyang death pack, dark pack to cancel yung ano. Yung mga skills nitong mga bata natin from CNS, pero talaga the damage from ano, from CNS is just too much. Tingnan mo, level 1 Vengeance Aura pa lang yan, pero sulit na sulit pa agad. Ang laki ng damage na bigay niyan, kasi pag binakspan nito ni ano ni Paul yung Ferlibus, pero naabot nila D. Kaya ba ni D? Hindi mo, hindi kaya. Pero ito nag-slow si Alex, mga vegan, na support Tornado being used. Wala lang, just to mitigate the push, pero to no avail, mga kaibigan. They can easily take this one out. And again, tulad ng sinasabi ko lagi, walang backdoor protection ng mga tier 1. So, kayang-kayang katokin niya ni Base Door Wolf. At, yun na. Ano po? CNS, Boss Denki, binabati ko po yung Team Freya. Sabi ni Jake Sanity, hello, Team Freya. Uy, mga kaibigan, naging Wolf na! Ito na si Angel Oxid, papasok mga kaibigan. Pero naging kuneho. Ano tawag doon? Natupa itong si Aso. Pero okay lang, Polish Man getting a double kill. So, dire-diretso lang siya dito. Ito na yung moment na hinihintay niya. Pakalmot para kay Pageway. And that's a triple kill for him. So, lahat ng streak ay napupunta, mga kaibigan, sa CNS. Boxy is unstoppable. 70-3, mga kaibigan, ang score in favor of CNS. And they're just proving to be the better team right now. The problem with Team Noob is, okay yung Axe pick. If, tawag dyan, in theory, maganda siyang counter sa CNS para yung CNS ay medyo mag-alis-alis, hindi magkumpol-kumpol. But, the gameplay-wise, nabaog. Baog itong si, ano, Jawi. So, he's relegating himself to, ano, to getting, neutral. Pero hindi, nakaabang, maalam. Ay, hindi pala, kakampi pala nila si Alex. Medyo tanga, mga kaibigan. Medyo tanga ang caster niya, sir. Sabihin ko sana is, alam dapat ng, ano, CNS na nag-neutral itong si Jawi and they should not give them the space. But I guess, the good trade-off is, ano, Roshan. So yeah, okay din, okay. Diba?
Swerte yung ano, Santa Claus costume nito ni Lycan. Ba't ba ganyan ang damit niyan? Parang Santa Claus, oh. And now, Paulo would easily take Roshan, of course. Aegis is on him. And now, again, like what I was saying, sobrang taba na talaga ng Bogsy and company. Come on, binamando na lang ni Bogsy ang lahat. Lahat ng papasok, papaliguan ng kalapate. Pumasok mga kaibigan CD, natanggal yung silence. Merong EMP, it might stop them from going in. Pero hindi, tamang tapang mga kaibigan. Kapag Red Bull itong mga bata natin from CNS, hinahabol, wala kang ulti. May ulti na siya, would they use it? I don't think it's the right time, so he's gonna go back. Viper getting the kill, so Yamaguchi, killing spree na siya. Pwede natin gumamit ng wolf itong si Dor Wolf. So, ang item pa lang niya, partida mga kaibigan, is Vladimir's opening, but they're already taking the mid game by storm. And now, wala mga kaibigan magawa itong team nyo. Mukhang sila ngayon ang naprente. Papasok ba si Angel Loxin? Hindi. Gumamit na ng Tornado EMP. Jules would block that one thanks to his Blade Fury. Papasok ba? Pabati po ulit kay John Michael, nanonood ng streaming sa Canada. Ito, Boss Denki, paturo mag-ward sa top river naman. Basta ganun. Basta kung ano yung natutunan nyo. Ganun. Oh, papasok pa si Jawi. Mapag-roar ba? Deep looming in. Nag-bounce in pala. Nahuli niya si ano. Pero hindi, the mech would be there. Jules getting loom banded. Hindi pa si Jules yun, si Polo pala. Pero okay lang, mega kill na si Yamaguchi. Sulit na sulit mga kaibigan ang kanilang scores. 22-3 mga kaibigan. Halos 11 times mga kaibigan, or 10 times or more. Who cares? Pero grabe lang talaga. Team Newbies just dropping life flies. Oo nga, makakapatay ka. Pero dadalhin mo sa hukay mga kaibigan. Is isa lang. And now may healing ward ba? Walang healing ward, the damage from them is enough, they can take this racks down. And Team Noob, medyo na walang talaga ng pwesto. Ayaw kong sabihin nag-throw yung axe, pero it's a sad case of getting baog. Papasok mga kaibigan si D, magpa-bounce, wala siyang tinamanin. Gravity would take the hit from CNS. Yamaguchi would take it, napano siya doon mga kaibigan. Hindi man na siya nakapag-cast, he would be called. Is this the GG that they are waiting for? Zero PS. Wala pang kill. 0-8. Sad story for na ano Team Yung. Talagang ano, dominant play from CNS. And I guess sabi nga nila, di ba? Sino ba ang top teams? Ako, one of the teams to look out for is CNS alongside Mineski, of course, MSI and Team Rave. Para sa akin, yun yung mga teams to watch out for. And of course, Happy Feet, di ba? Pero yan, CNS just proved to be the better team. Owning Team Noob, at mamaya-maya game 2 yan agad. Click and search, taking the victory. And again, this is MPGL Season 6-8 Class S Group Stages, brought to you by Mineski Events Team and of course our sponsors Gigabyte, Steel Series, ViewSong.